tulad ni Nanay Marie, survivor din sa buhay ang single mom na si Mary Jean. Lahat ay gagawin para sa kanyang pamilya at sa anak na si Ivan. Una natin nakilala ang mag-ina, 5 taon na nakalilipas. Sa murang edad na 3 taong gulang, nakipaglaban ang batang si Ivan sa sakit na acute lymphocytic leukemia. Kala ko naman po si Ivan sakit lang kasi okay naman yung katawan niya. Tinutubuan po siya ng pasa, tsaka yung lagnat on and off, tsaka nagtataka po kami yung paglaki niya hindi normal, parang maliit siya, ganun. Ako po yung may anak na isang 3 years old dati na na-diagnose na may leukemia. Sa aking pong experience nung nagkikimo siya, talagang napakahirap po. Kasi unang-una hindi po siya nakakalakad, hindi normal yung buhay niya. Nakakalungkot lang po dahil panay ang chemo at sali ng dugo. After 4 years po na pakikipaglaban namin, ngayon po ay naging chemo survivor na po siya at nakagraduate na rin po siya sa pagkikimo. Ngayon po ay parang normal na yung buhay niya, nagagawa na po niya yung mga dating hindi niya nagagawa na paglalaro, paglabas, pag-school. Ngayon po ay nagagawa na niya yung mga gusto niyang gawin. Pero limit pa rin po kasi kailangan pa rin po siyang i-monitor. Ako po si Christian Ivan Bulac po. Dati na po akong pinalabas sa Kapwa ko, Mahal ko po. Dati, ngayon po, malaki na ako at magaling na po. Dati po, nagki-chemotherapy po ako. Tinutusukan po ako sa kamay, sa likod. Minsan po, umaabot pa po ng 5, siya po sa paa. Kaya po, minsan po, umiiyak na pa, pumapalag na po ako, tsaka umiiyak po. Dahil po, masakit na po eh. Natutuwa po ako sa kanya kasi sa pang-araw-araw niya, masyado na po siyang hyper at saka brave na po at mas marunong pa sa akin. Siya na po yung nagtuturo sa akin. Kaya hindi po nawawala sa kanya yung pagiging masayahin, yung pagiging alerto sa lahat ng bagay. Di, lagi niya po akong kinukumusta kahit medyo makulit po. Yun, nasosobra ng talino. Kaya, pero mas gugustuhin ko na po yung makulit kaysa naman yung nakahiga lang. Kaya nagpapasalamat po ako na naging okay na yung anak ko sa survivor, ano na po siya sa pagkikimo, graduate na po. Ayokong dumating sa buhay ko na babalik yung cancer, kaya po hinihiling ko lang po yung prayers nyo, yung suporta nyo kasi kailangan po niya ng masusustansyang pagkain like yung gatas na pedisure, yung IG ko. Hindi naman po porke survivor na ihahayaan ko lang siya. Kailangan po mas magdobling ingat po ako para sa ano ko, para tuloy-tuloy po yung pagiging ano, survivor chemo niya, para pumasok po kami sa tinatawag na cancer free. Pag naging cancer free po siya, talagang mawawala na at 10 years po yun bago malaman na cancer free po siya. Nasa 5 years pa lang po kami. Kaya sana po samahan niyo po pa rin po ako sa suporta at laban ng aking anak hanggang sa huli po. Salamat po. Katulad po ng mga bata, kasama ko po sa hospital po. Huwag po kami susuko. Pwede po tayo mag-pray na mag-pray para po gumaling na tayo. Para din po maging katulad niyo na po ako. Magaling na, pogi pa! Follow niyo sa TikTok ha, para marami pa akong followers. 6 pa rin sila eh.